Kumusta? Nice to meet you po. Manalangin po tayo. Aming banal at makabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Ipinakita ninyo ang inyong pag-ibig doon sa krus. Nagdanak ng dugo si Jesus at hinugasan at pinatawad ang lahat ng aming mga kasalanan. Kami ay inyong inaringganap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at ipinanganak bilang mga anak ng Diyos. At pinapasigla kami sa pamamagitan ng mga salita na inyong ibinibigay sa amin ayon sa panahon. Salamat din po sa pag-akay sa amin sa mabuting daan. Sa araw-araw, kami po ay binabago ninyo sa aming pamumuhay Kristiyano. Ngayong araw ng Panginoon, kami na sa mga sumusunod sa salita ng Panginoon para sa Ebanghelyo ay sama-samang nagtitipon. Pakiusap, ibigay niyo po sa amin ang karapat-dapat na salita na gustong ibigay sa amin ng Panginoon. Naway mabuhay kami sa aming natitirang buhay para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Maging kami man ay kumakain, umiinom, o anuman ang aming ginagawa. Tulungan niyo po kami na sumunod ng may kagalakan at kusang loob sa mahalagang salita na iniutos sa amin ng Panginoon, na tanggihan ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Naway mapuspos kami ng pasasalamat at makapagbigay ng kaluwalhatian sa aming Amang Diyos sa pumamagitan ng masaganang bunga sa aming buhay. At gaya ng iniutos sa amin ng Panginoon, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Naway maibahagi po namin ang pag-asang mayroon kami sa mga kaluluwa sa paligid namin. Pakiusap, gamitin niyo po kami bilang kasangkapan upang gawin silang mga tao ng Diyos na makakasama sa langit. Pakiusap, tulungan po ninyo ang mga misyonero, gayon din ang kanilang pamilya na nagpapagal sa ibang bansa para sa Ebanghelyo. Naway mapasa nila ang kanilang krus sa araw-araw, na mayroong kagalakan at pasasalamat sa biyaya. Sa lahat ng brothers and sisters na gumagawa para sa Ebanghelyo sa bawat dako, tulungan niyo po silang magtagumpay sa araw-araw sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ngayon po ay buwan na ng Pebrero, isang buwan na ang lumilipas mula nang magsimula ang taong ito. Naway magampanan po namin ang aming gawain ng mayroong katapatan upang maisakatuparan namin ang aming mga mithiin at plano sa harapan ng aming Panginoon. Samahan nawa kami ng banal na Espiritu at ibigay sa amin ang mga kinakailangang salita. Tulungan niyo po kami na masunod at may pamuhay ang salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin sa Biblia. Sa Marcos chapter 8. Marcos chapter 8. Verse 31 hanggang 34. Verse 31 hanggang 34. Babasahin ko po. Verse 31 hanggang 34. Pagkatapos ay pinasimulan niyang ituro sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda, ng mga punong pari at ng mga skriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling mabubuhay, at maliwanag na sinabi niya ang salitang ito.
Inilayo siya ni Pedro at pinasimulang siya'y sawayin. Subalit paglingon niya at pagtingin sa kanyang mga alagad, sinaway niya si Pedro at sinabi, "Umalis ka diyan, Satanas, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa tao." Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, "Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Para sa mga ligtas na Kristiyano, ang pinakamagandang buhay ay ang buhay na tumutulad kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa mundong ito, pumunta siya sa iba't ibang nayon. Nagpagaling siya ng mga may sakit at sumigaw siya ng malakas. "Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo ay magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Pumunta tayo sa iba pang makarating bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito." At si Jesus ay gumawa ng maraming mga tanda at kababalaghan at nagturo ng maraming salita. Gusto ni Jesus na makilala ng 12 alagad kung sino siya. Sa pamamagitan ng mga salita, tanda at kababalaghan na kanyang ginawa, nais niyang ipakilala kung sino siya. Si Jesus ay isinilang sa isang mahirap na pamilya bilang anak ng karpenterong si Jose at ni Maria na mula sa Nazareth ng Galilea. Pinagsilbihan niya ang kanyang mga magulang at tumulong sa mga gawaing bahay na gaya ng isang normal na anak sa isang pamilya. Subalit, si Jesus ay ang Diyos na pumarito sa mundo sa anyo ng tao. Subalit hindi siya nakilala ng mga tao bilang Diyos. Siya ay nagpakita ng maraming tanda at kababalaghan at ipinangaral ang Ebanghelyo sa maraming tao upang ipakilala kung sino siya. Subalit inisip lang nila na kung siya ang Mesiyas na nakapropesiya sa lumang tipan ayon sa nakasulat, gagamit siya ng pamalong bakal at dudurugin ang mga kaaway na gaya ng banga. At pagkatapos ay maghahari ang Israel sa mundo na may kapangyarihan at walang hanggang awtoridad. Ito lang ang inisip nila. Ang Israel ay sinakop ng malalakas na bansa sa loob ng 600 taon. Sila'y nasa ilalim ng pananakop ng Roma ng panahon yun. Inisip nila na kapag siya'y naging hari, maaring ang ilan sa atin ay pahalagahan niya. Ngunit, ang kanilang iniisip ay iba sa iniisip ni Jesus. Ang iniisip lang nila ay mga bagay na may kinalaman sa politika, mga pisikal na pagpapala sa sanlibutan. Yun lang ang iniisip nila. Siyempre, ganoon din ang kaso noong tinawag ni Jesus sina Pedro at Andres. At pagkatapos ay sina Juan at Santiago na mga anak ni Zebedeo. Sumunod sila kay Jesus at iniwan ang kanilang trabaho. Ngunit nagkaroon sila ng maling akala kay Jesus. Si Jesus na siyang mamamatay sa krus upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan at mabubuhay at aakyat sa langit at babalik muli. Hindi talaga nila nakilala ng eksakto si Jesus. Nagkaroon sila ng maling akala kay Jesus. Ngunit dapat itong ihayag at ipakita ni Jesus sa kanyang buhay sa lupa. Noong nagtungo si Jesus sa Cesarea sa Pilipos, ang Roma ay maraming mga diyos-diyosan doon. Ang Roma ay isang bansa na naniniwala sa napakaraming Diyos. Sumasamba sila sa mga diyos-diyosan sa pamamagitan ng pag-ukit ng pangalan ng mga ito sa bato. Nagtanong si Jesus sa mga alagad, "Ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao?" At sinabi nila, "Ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo. Ang iba ay si Elias.
at ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Sino ako? At sumagot si Pedro, Ikaw ang Kristo. Sa Mateo chapter 16 verse 16, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ipinahayag niya na si Jesus ay ang Kristo. At pinuri siya ni Jesus na sinasabi, Hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang Ama na nasa langit. Ipinahayag ni Pedro ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Na si Jesus ay ang Kristo. At sinabi ni Jesus sa publiko kung ano ang kanyang gagawin sa lupa. Ito ang mahalagang punto ng kanyang gawa. Sa Marcos chapter 8 verse 31, pinasimulan niyang ituro sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda, ng mga punong pari at ng mga skriba, at patayin. At pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. Kaya nga, hayagan niyang sinabi ang kanyang pagkakakilanlan sa mga alagad. Hayagan niyang sinabi na siya ang Kristo. At pagkatapos ay sinaway siya ni Pedro. Kaya nga sumagot si Jesus sa verse 33. Umalis ka diyan, Satanas. Verse 33, Umalis ka diyan, Satanas, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa tao. Sinaway niya ng matindi si Pedro. Sinabi niya, Satanas, hindi ito nangangahulugang si Pedro, si Satanas. Nang panahong iyon, si Pedro na alagad ni Jesus, si Pedro ay nagsalita na parang si Satanas. May kaparehong salita sa Mateo chapter 4 verse 10. Si Jesus ay tinukso ng Diablo sa 3 paraan. Sa isang beses, ipinakita ng Diablo kay Jesus ang buong mundo at sinabi, Ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Tinukso ng Diablo si Jesus. At sumagot siya, Lumayas ka, Satanas. Lumayas ka, Satanas. Ibig sabihin, lumayo ka sa akin. Umalis ka. Sinaway ni Jesus si Satanas. Ganito rin ang sinabi ni Jesus kay Pedro. Sinaway ni Jesus ang di nakikitang si Satanas na kumikilos kay Pedro. At sinabi ni Jesus, Hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa tao. Kaya may mga bagay ng Diyos at may mga bagay ng tao. Ano ba ang mga bagay ng Diyos? Malinaw na sinabi ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi magkakaroon ng kaluwalhatian kung si Jesus ay hindi magdurusa doon sa krus. Kung si Jesus ay hindi magdurusa, hindi magkakaroon ng kaluwalhatian. Kaya nga binanggit ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan. At ano ang sinabi ni Pedro kay Jesus? Sa Marcos chapter 8 verse 32, Inilayo siya ni Pedro at pinasimulang siya'y sawayin. Sabi dito, sinaway niya si Jesus. Ano ang ibig sabihin ng sawayin? Kapareho ito ng salitang paghalitan o sisihin. Paano sinaway ni Pedro si Jesus? Paano sinaway ni Pedro si Jesus? Huwag na huwag mo yung gagawin.
Sa ibang salita, sinulungat ni Pedro ng matindi si Jesus. Siya ay naging laban kay Jesus. Ayaw nila sa isang Mesiyas na mamamatay doon sa krus. Ang gusto nilang Mesiyas ay isang hari ng mga Hudyo na kayang dumaig sa Imperyo Romano at magpalaya sa bansang Israel. Ang mga alagad ay sumunod kay Jesus na mayroong ganitong hangarin. Na kapag si Jesus ay naging hari, sino ang makakakuha ng mataas na posisyon? Ito ang kanilang pinagtatalunan habang sila ay lumalakad sa daan. Sina Juan at Santiago na mga anak ni Zebedeo ay nakiusap kay Jesus sa pamamagitan ng kanilang ina. Ipag-utos mo na itong dalawa kong anak ay maupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa ay sa kaliwa, sa iyong kaharian. At nang marinig ito ng sampu, sila ay labis na nagalit sa dalawang magkapatid. Nang panahong iyon, sumagot si Jesus, "Ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo na nagnanais na maging una ay kailangan maging alipin ninyo. Kung paano ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami." Si Jesus ay pumarito upang mamatay. Sa kanyang unang pagdating, siya ay pumarito upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan, upang magdanak ng dugo doon sa krus at mamatay. Ngunit hindi nila maunawaan ang mga salitang sinabi ni Jesus. Kaya nga, hinding-hindi ito mangyayari. Subalungat sila sa pinakamahalagang gawain ni Jesus. Ganito rin ang ginawa ni Satanas. Alam ng Diablo na kapag si Jesus ay namatay upang tubusin ang kasalanan, lahat ng tao ay maaaring maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya tinukso niya si Jesus. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, "Ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin." Tinukso ng Diablo si Jesus na pwedeng mapasakan niya ang kaluwalhatian kahit na hindi siya mamatay sa krus. Ang iniisip ni Pedro at ng mga alagad ay tulad sa iniisip ng Diablo. Gayon din ang lahat ng mga taong hindi ligtas. Ang pagnanais lamang nila ay nasa mga nakikitang bagay sa mundo. Ngunit si Jesus at ang mga ligtas na Kristiyano ay nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na nakikita. Ang kaharian ng Diyos ay hindi pa nakikita ngayon. Ngunit tunay na ito ay mangyayari at ating mararanasan. Tinanggihan nila ang kaharian ng Diyos sapagkat hindi ito nakikita. Ang gusto lang nila ay mga nakikitang pagpapala sa mundo. Ganoon din si Pedro at ang mga alagad. "Jesus, ikaw ay magiging hari. Huwag mong banggitin ang kamatayan. Hindi ka mamamatay, hindi kailanman." Si Jesus ay pumarito sa mundo upang mamatay. Kaya nga sinaway sila ni Jesus, "Lumayas ka, Satanas." Si Jesus ay mayroong ipinag-utos sa mga alagad. Ang mga Kristiyanong ligtas ay mga alagad ni Jesus. Ang verse 34 sa ating pangunahing talata ay utos ni Jesus sa mga ligtas na Kristiyano. Verse 34, "Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, 'Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin.'" Kung ang sino man ay nagnanais na sumunod sa akin. Hindi ito nangangahulugan na huwag pilitin ang sariling sumunod kay Jesus. Ipinapahiwatig nito na mayroong matinding pagnanais na sumunod kay Jesus ng tapat at tuloy-tuloy. Yan ang binabanggit dito. Sa Isaiah chapter 26 verse 3, "Siya na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo, sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo."
Binanggit dito ng Panginoon silang mayroong matatag na kalooban. Kaya ang pagsunod sa Panginoon ay hindi yung, "Oh, ayaw ko naman talaga, pero susunod na lang ako kasi napipilitan." Hindi po, hindi ito sa pilitan. Kundi sa halip, dahil sa napakalaking biyayang ibinigay sa atin, mayroon tayong pusong mapagpasalamat at mayroon tayong kagalakan na magkusang loob. Oo, susunod ako sa Panginoon. Ngayon, ang ganitong puso ay mayroon sa lahat ng mga Kristiyano. Bakit? Sapagkat ang pinakamabuti sa buhay ng isang ligtas na Kristiyano ay ang gayahin sa Jesus. Ang buhay ni Jesus sa lupa ay nagpapakita ng halimbawa. Ang lahat ng kanyang ginawa. Halimbawa, ang mga himala na kanyang ginawa. Pinahiran niya ng putik ang mga mata ng isang bulag. Humayo ka at maghugas sa imbaka ng tubig ng Siloam at ang lalaking bulag ay nagkaroon ng paningin. Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang kaya't siya ipinanganak na bulag? Hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Bago tayo naligtas, tayong lahat ay espiritual na bulag. Kahit na malinaw ang paningin sa mga bagay ng mundo, ngunit talagang bulag sa mga espiritual na bagay na patungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit binuksan ni Jesus ang paningin ng bulag. Hindi lang ito isang beses. Maraming pagkakataon. Iniunat niya ang kanyang kamay sa isang kitongen. Hinawakan at sinabi, "Ibig ko, maging malinis ka." At siya'y gumaling. Binuhay niya ang patay. Lumakad siya sa ibabaw ng dagat. Hindi ibig sabihin na literal din tayong gagawa ng mga ganitong himala. Ang mga himalang ginawa ni Jesus ay mayroong aral para sa atin. Ito ay halimbawa. Anino? Sa harapan ng dibingan ni Lazaro na apat na araw ng patay, "Lazaro, lumabas ka." Ang patay na si Lazaro ay lumabas. Pupunta ba talaga tayo sa patay? Sa bangkay at literal na sasabihin, "Sa pangalan ni Jesus, bumangon ka." Ganoon ba? Siyempre hindi. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay sa mga spiritong patay. Dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makakarinig ay mabubuhay. Ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kay sa akin, kayo makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Hindi ba't mas mahalaga ang pagbuhay sa kaluluwa kaysa pagbuhay sa katawan? Ang gawang iyon, yun ang ginawa ni Jesus at ginagawa din natin ang kaparehong bagay sa pamamagitan ng evangelism. Ipinapangaral natin ang magandang balita sa mga taong walang pag-asa. Kaya't makakakita tayo ng maraming tao sa paligid natin na ang buhay ay talagang nagbago mula nang nabuhay ang kanilang kaluluwa. Ang kanilang layunin sa buhay at pagpapahalaga ay nabago. Mayroon pa bang himala na mas kamangha-mangha kaysa rito? Yun ang ginawa ni Jesus nung siya ay pumarito. At sumusunod tayo sa yapak niyang ito. Kaya nga ang pinakamabuti sa buhay ng isang ligtas na Kristiyano ay ang tumulad kay Jesus. Gayunpaman, sa Cesarea Filipos ay maliwanag na sinabi ni Jesus na siya ay pupunta sa Jerusalem, magdurusa at mamamatay. Hayagan din niyang sinabi na siya ay muling mabubuhay. Pagkasabi niya nito, sumigaw siya. Sa verse 34, "Kung ang sino may nagnanais sumunod sa akin, ito ay kusang loob. Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Kung ikaw ay talagang ligtas na Kristiyano, dapat ay mayroon kang pagnanais na sumunod sa kanyang utos na mayroong galak at pasasalamat. Kung ano ang ginawa ni Jesus, dapat tayong sumunod sa kanyang yapak.
Ngayon, sa Unang Juan chapter 2, Unang Juan chapter 2, Chapter 2, verse 6. Chapter 2, verse 6, basahin natin ng sabay-sabay. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Tama, tayo'y sa Panginoon. Ang Panginoon ay nasa akin at ako'y nasa Panginoon. Si Jesus ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Panginoon. At ang Panginoon ay nasa atin. Tayo ay iisa sa Diyos. Kung paano ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa, tayong lahat ay bahagi ng Iglesia, katawan ng Panginoon. Ang Panginoon ay siyang ulo, at ang bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan, at tayo magkakadikit sa isa't isa. Tayo ay nasa Panginoon. At ano ang sinasabi dito ng Biblia? Ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Gaya daw ng paglakad nino? Ng Panginoon. Kung paanong lumakad ang Panginoon, lumakad din siya ng gayon. Kaya nga, araw-araw ay dapat nating pagnilayan ang Biblia. Itanim ang mga salita sa ating puso at maging mga Kristiyanong namumuhay alinsunod sa salita ng Panginoon. Sunod ay chapter 4, verse 17. Unang Juan, chapter 4, verse 17. Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sandibutang ito. Sabi rito, kung ano siya, nakasulat sa apat na ebanghelyo kung ano ang buhay ng Panginoon sa lupa habang ginagawa niya ang kanyang gawain. Ang Panginoon ay gumawa sa mundong ito. Ano man ang kanyang ginawa, kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sandibutang ito. Kaya nga dapat nating malaman kung tulad ng ano ang Panginoon sa pamamagitan ng salita. Kung tulad ng ano siya, sa gayon ay pwede natin siyang tularan at maging gayon ding tao sa mundong ito, gaya niya. At sa Unang Pedro chapter 2 verse 21, Unang Pedro chapter 2 verse 21, Unang Pedro chapter 2 verse 21, basahin natin. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo ay iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Sinabi rito na si Kristo ay nag-iwan ng halimbawa sa atin. Sinabi ni Pablo sa Unang Korinto, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Hindi tayo tumutulad sa Panginoon sa panlabas lamang. Kailangan din nating magkaroon ng puso at pag-iisip ni Kristo. Subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Anong uri ng puso o pag-iisip? Sa Mateo chapter 11, verse 29 to 30, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Tinataglay natin ang puso ni Jesus. Nasa atin ang puso ni Jesus. Noong si Jesus ay ipinako sa krus, hindi niya minura ang mga taong umalipusta sa kanya. Hindi nandisik ang kanyang mga mata. Noong tumingin ang Panginoon kay Pedro na nagkaila sa kanya ng tatlong ulit, noong tumingin siya kay Pedro, nandisik ba ang kanyang mga mata? Binaliwala ba niya si Pedro at hindi pinansin? Hindi. Pedro, nasabi ko na sa iyo na ikakailan mo ako ng tatlong ulit.
Tinanggap ko ang lahat. Ngayon, ikaw ay magsisi at magagawa mong tunay na sumunod sa akin. Marahil ang mga mata ni Jesus na tumingin sa kanya ay mga matang mapagmahal at mapagpatawad. Hindi mga matang mapanghusga. Ano ba ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga kaaway doon sa krus? Ama, patawarin mo sila. Nang sila'y nangaral sa bundok, sinabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Kung may sino mang pumilit sa inyo na lumakad ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya kasama niya. At kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Sinabihan tayo ng Panginoon na ibigin ang ating mga kaaway. Pinatawad ni Jesus ang kanyang mga kaaway doon sa krus. Anong uri ng puso ito? Ito isang maamo at mapagpakumbabang puso. Isang pusong mapagmahal. Mayroon din tayong pusong ganito. Nasa atin ang puso ni Kristo. Ang mga Kristiyano lamang na may ganitong puso ang pwedeng pumasan sa kanilang krus at sumunod kay Jesus. Ang paksa ngayong sermon ay pasanin ang inyong krus at sumunod sa akin. Pasanin ang inyong krus at sumunod sa akin. Ang salitang ito ay talagang kayang maisabuhay ng mga Kristiyanong ligtas. Lahat ng ligtas ay kayang gawin ito. Dapat mong gawin ito. Ngayon, pag-isipan natin ang ilang mga bagay patungkol sa daan ng krus na dapat tahakin ng mga Kristiyano. Balikan natin sa ating pangunahing talata. Sa verse 34, kung ang sino man ay nagnanais, sumunod sa akin. Marcos chapter 8, verse 34. Verse 34. Marcos chapter 8, verse 34. Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin. Dapat tayong kusang loob na sumunod. Ngayon, paano tayo susunod? Tanggihan muna niya ang kanyang sarili. Bago tayo sumunod kay Jesus, ang unang kondisyon ay tanggihan muna ang sarili. Ano ang ibig sabihin ng tanggihan ng sarili? Ibig sabihin ay dapat muna tayong mamatay sa kautosan. Sino ba tayo? Tayo ay mga taong namatay sa pamamagitan ng kautosan. Ano ba ang kautosan? Ang kautosan na nagpaunawa sa atin kung gaano tayo kamiserableng makasalanan. Ginawang malinaw ng kautosan na tayo ay mga makasalanan. Kaya sa Roma chapter 3 verse 20, yun ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautosan upang matahimik ang bawat bibig. At ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng kautosan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Tinupad ni Jesus ang hindi kayang gawin ng kautosan. Siya'y namatay bilang kabayaran na umaring ganap sa atin. Kaya nga, ang mga taong naligtas ay mga taong namatay muna sa kautosan. Sa Galatia chapter 2, ang unang kondisyon sa pagsunod kay Jesus ay ang mamatay muna sa kautosan. Upang sumunod sa kanya, dapat muna tayong mamatay sa kautosan. Sa Galatia chapter 2, verse 19. Galatia chapter 2, verse 19. Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautosan ay namatay sa kautosan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Namatay tayo sa pamamagitan ng kautosan. Ibig sabihin, ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay.
Tayo, ang buong sangkatauhan ay namatay kasama ni Jesus noong siya ay ipinako sa krus. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pinalaya tayo. Namatay tayo sa pamamagitan ng kautusan. Tulad ng sinabi sa Galatia chapter 2 verse 19, ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. At kasunod nito, sa verse 20, alam na alam ninyo ang talatang ito, verse 20. Basahin natin ng sabay-sabay, Galatia chapter 2 verse 20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Nang si Jesus ay pumarito sa mundo, hindi siya pumarito upang sirain ang kautusan, kundi upang tuparin ito. Ano ba ang hinihingi ng kautusan? Kailangang maibigay ang hinihingi ng kautusan. Wala tayong kakayahan na tuparin ito. Ano ba ang hinihiling ng kautusan? Mga utos na gawin at huwag gawin. Kung masusunod natin mula kapanganakan hanggang kamatayan, pwede tayong maituring na matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit hindi natin ito magagawa sapagkat tayo ay isinilang na makasalanan. Hindi natin matutupad ang hinihiling ng kautusan. Si Jesus na siyang matuwid ay pumarito sa mundo at tinupad ang hinihingi ng kautusan para sa atin. Ang hinihingi ng kautusan. Ito yung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayong lahat ay dapat na mamatay. Ngunit ibinigay ni Jesus ang hinihingi ng kautusan bilang kapalit natin. Pinasad niya ang lahat ng ating mga kasalanan doon sa krus at tinupad ang hinihingi ng kautusan. Sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus, tinupad niya ang hinihingi ng kautusan. Nang oras na yon, namatay tayo kasama ni Jesus. Namatay tayo sa kautusan upang mabuhay sa Diyos. Ang kautusan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa ganitong klase ng paglalarawan. Mayroong isang asawang babae na nakatali sa kanyang asawang lalaki. Hanggat nabubuhay siya, siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang asawa. Ngunit kapag ang asawang lalaki ay namatay, magiging malaya na siya na makapag-asawa ng iba. Kaya hanggat nabubuhay ang kanyang asawa, ay nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng kanyang asawa. Sa Roma chapter 7, tingnan po natin. Roma chapter 7. Roma chapter 7, mula verse 1, babasahin ko po. O hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat ako'y nagsasalita sa mga nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay umiira lamang sa tao habang siya ay nabubuhay pa, sapagkat ang asawang babae ay itinali ng kautusan sa asawang lalaki habang ito ay nabubuhay. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay nakalagan na sa kautusan ng asawang lalaki. Kaya nga, kung siya ay makikipisan sa ibang lalaki habang nabubuhay pa ang asawang lalaki, siya ay tatawaging mangangalunya. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay malaya na sa kautusan at siya ay hindi isang mangangalunya kung siya man ay makipisan sa ibang lalaki. Gayun din naman, mga kapatid ko, kayo namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo ay makipisan sa iba, sa makatuwid ay sa Kanya na bumangon mula sa mga patay upang tayo magbunga para sa Diyos. Napalitan na ang ating asawa. Dati, tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kautusan. Subalit noong si Jesus ay namatay sa krus, namatay tayong kasama niya. Ito yun. Sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Ako'y namatay na. Namatay na ang aking lumang pagkatao. Hindi na ako ang nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Mayroon ang bagong pagkatao. Pumasok ang banal na Espiritu nung oras na nanampalataya tayo. Ang Espiritu ng buhay ay pumasok sa ating puso at siya'y naging Panginoon. Kaya't pinasan ni Jesus ang kanyang krus. Nangyari na ito. At sa muli niyang pagdating sa papawirin, itong ating hamak na katawan ay kanyang babaguhin
at maglalaho na ang likas na kasamaan, at ang pagnanasa ng laman ay hindi na makapaghahari pa sa atin. Sa muli niyang pagdating sa papawarin, babaguhin niya ang ating katawan, at ang kasalaang pagnanasa ng laman hindi na makapaghahari sa atin. Itong pangyayari ng pagpasa ng krus na nangyari noong unang panahon, ngayon at sa hinaharap ay kailangang maganap pa rin sa ating buhay, ngayon, sa araw-araw na buhay natin. Ano ba ang dapat nating gawin? Kailangan nating pasanin ang sariling krus. Bakit? Kasi kahit na ang Espiritu Santo ay dumating na sa atin, mayroon pa rin tayong likas na kasamaan. Alam niyo ba na ang buhay ng totoong ligtas ay isang pakikipaglaban? Pakikipaglaban sa likas na kasamaan at sa sarili. Pakikipaglaban sa sanlibutan. Pakikipaglaban sa diablo. Pakikipaglaban. Subalit kung susubukan nating makipaglaban gamit ang sariling kalooban at lakas, matatalo lang tayo. Ang Panginoon ay nasa atin. At siya ay makapangyarihan sa lahat. Sa kanya ay walang imposible. Bilang Panginoon, nais niyang gumawa ng kasaysayan sa atin mula nang tayo ipanganak muli hanggang sa perpektong pagtubos ng katawan natin at makarating doon sa langit. Hanggang sa mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ano ba ang dapat nating gawin? Kailangan nating pasanin ang sariling krus. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay daigin ang lumang pagkatao at likas na kasamaan natin. Ano ba ang krus? Ang krus ay tumutukoy sa kamatayan. Noong panahon ng Imperyo Romano, ang mga nagtaksil at nagkasala laban sa Roma ay binubugbog at ipinapako sa buhay, ng buhay sa krus. Minsan kapag sila ay naawa, binabali ng paa at inuulos ng sibat sa tagiliran para mamatay na kaagad, para huwag nang masyadong maranasan yung matinding sakit. Binabali na lang ang paa, inuulos ng sibat sa tagiliran para makaiwas dun sakit. Ngunit si Jesus ay ipinako sa krus, siya'y namatay para sa atin. Kung paano si Jesus ay nagpasa ng krus, ipinagutos ng Panginoon sa mga ligtas na Kristiyano, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano ba ang ibig sabihin ng pasanin ang krus sa buhay natin? Ibig sabihin ay isuko ang sarili sa kalooban ng Diyos. Namatay na tayo, ngunit ang likas na kasamaan ay kumikilos pa rin sa loob natin. Paano kaya kung likas na kasamaan ang maghahari sa atin? Magiging laban tayo sa Diyos. Hindi natin magagawang sumunod sa salita ng Diyos. Ang gagawin natin ay ang ninanais ng laman at pag-iisip natin. At hindi tayo magpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sa halip ay magre-rebelde tayo at susuway. Ngunit, ang mamatay ako, ito yung isuko ang aking sarili sa kalooban at salita ng Diyos. Ginawa ito ni Apostol Pablo. Sinabi ni Pablo, sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. At sa unang Korinto chapter 15, mayroong pagmamapuri si Pablo. Ako'y namamatay araw-araw. Ano raw ang kanyang ipinagmamalaki? Si Pablo ay maraming bagay na pwedeng ipagmalaki. Ngunit ano ba ang ipinagmalaki ni Pablo? Sinabi niya, ako'y namamatay araw-araw. Kung kailangan ako'y magmalaki, ako'y magmamalaki sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa kahinaan upang lubos na mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa akin at upang ang Panginoon ay makakilos sa pamamagitan ko, dapat akong mamatay. Kaya sinabi niya, ako'y namamatay araw-araw. Marami ang nag-aakala na ang kahulugan daw ng pagpasan sa krus ay ang pagkakaroon ng kahirapan sa pamilya, kahirapan sa kabuhayan, at mga tao na nagpapahirap sa kanila. Kaya nga sinasabi ng iba,
Oh, ang krus ko ay ang aking asawa. Ang krus ko ay ang aking anak. Hindi po. Ano ba ang krus? Ito ay ang mamatay. Pinapatay ka ba ng iyong asawa? Pinapatay ka ba ng iyong anak? Dapat kang mamatay. Hindi ito kung sino ang pumapatay sa iyo, kundi dapat kang mamatay. Kapag ang katigasan ng ating ulo, sariling mga pag-iisip at plano ay sumasalungat sa salita ng Diyos, dapat natin itong ganap na isuko. Ganito ang mamatay. Kaya para sa mga Kristiyanong ligtas, ano ba ang unang kondisyon upang sumunod kay Jesus? Ano ba ang unang kondisyon upang sumunod kay Jesus? Una sa lahat, dapat nating tanggapin na noong si Jesus ay ipinako sa krus, namatay na tayo sa kautusan. Ang patay ay hindi nagsasalita, hindi nagre-rebelde, hindi lumalaban, hindi siya nananakit ng iba at hindi nagagalit. Lumalakad siya ng tahimik sa daan ni Jesus, na mayroong maamo at may mapagpakumbabang puso. Anong daan? Ito ang daan ng krus. Ito ang landas na kailangang sundin ng lahat ng ligtas na Kristiyano. Hanggang sa makarating tayo sa langit, hanggang sa maganap ang kaligtasan ng ating katawan, ang landas na dapat nating nakaran ay ang daan ng krus. Iniisip ng iba, dahil nasa kalagitnaan ako ng pagdurusa, ako ngayon ay nasa krus. Ngunit balang araw, darating ang oras na maibababa ko itong krus. Subalit hindi ganoon ang paraan ng pagpasan sa krus. Gaano katagal ba natin dapat napasanin ng krus? Hanggang sa humarap tayo sa Panginoon. Sa Lucas chapter 9, verse 23, sa Lucas chapter 9 verse 23. Nakapaloob dito ang pagpapahayag ni Pedro ng kanyang pananampalataya sa Cesarea Filipos. At ang mga salita ni Jesus na pasanin ang sariling krus at sumunod sa akin. Ang mga salitang ito ay kapareho ng nasa Marcos chapter 8 at Matthew chapter 16. Lucas chapter 9 verse 23, basahin natin ng sabay-sabay. At sinabi niya sa lahat, "Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin." Kailangan nating pasanin ang ating krus sa araw-araw. Araw-araw. Hindi porke pinasan mo ang krus kahapon ay hindi mo na kailangang magpasan ng krus ngayon. Sinasabi rito na pasanin mo ang iyong krus araw-araw, di ba? Sinabi ko na sa inyo ang dahilan kung bakit kailangan nating pasanin ang sariling krus araw-araw. Sapagkat mayroon tayong likas na kasamaan, likas sa atin na pairalin ang ating sariling pag-iisip, sariling plano, katigasan ng ulo. Dapat nating pagharian ang ating likas na kasamaan araw-araw. Dapat nating pagharian ang ating likas na kasamaan araw-araw. Sa Roma chapter 8, ito'y tinatawag na laman. Ang ating laman ay dapat na mamatay sa araw-araw. Para sa pagsunod sa Panginoon, dapat ka munang mamatay sa kautusan. Sa Roma chapter 6 verse 3. Roma chapter 6 verse 3. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Tayo ay nabautismuhan kay Kristo Jesus. Ang bautismong tinutukoy dito ay kamatayan at muling pagkabuhay. Pumunta si Jesus kay Juan na tagapagbautismo sa ilog ng Jordan upang magpabautismo. Sinabi ni Juan, "Hindi. Ako ang dapat mong bautismuhan." Ngunit sumagot sa kanya si Jesus, "Hayaan mong mangyari ito ngayon,
sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran. At siya ay sumangayon. Kaya't si Jesus ay binautismuhan sa Jordan, siya ay inilubog sa ilalim ng tubig. At sa kanyang pag-ahon, ang Espiritu ng Diyos ay bumabang tulad sa isang kalapati. Ano ba ang kahulugan nitong bautismo ni Jesus? Ang paglubog sa ilalim ng tubig ay kanyang kamatayan, at ang pag-ahon mula sa tubig ay kanyang muling pagkabuhay. Noong makipag-usap si Jesus kay Nicodemo sa John chapter 3 verse 5, sinabi ni Jesus, "Maliban ang isang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Sabi rito, ipanganak ng tubig at espiritu. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay tumutukoy sa kamatayan ni Jesus at sa espiritu ng muling pagkabuhay. Hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan kung wala ang tubig at espiritu. Ibig sabihin, kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay. Hindi magkakaroon ng iglesia kung wala ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pagkatapos na siya'y mabautismuhan, sinabi niya ito sa Lucas chapter 12 verse 15. Ako'y mayroong bautismo na ibabautismo sa akin, at ako'y nababagabag hanggang hindi ito nagaganap. Ano ba ang tinutukoy dito? Anong binabanggit niya? Siya'y nabautismuhan na sa Jordan, pero mayroon pa raw siyang bautismo? Ang bautismo sa Jordan ay paglalarawan lamang sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang tunay na bautismo ay ang pagdanak ng kanyang dugo doon sa krus. Ang kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw, yan ang bautismo ni Jesus. Paano naman tayo? Tayo ay nabautismuhan na, sapagkat ang lahat na sa inyo na nabautismuhan kay Kristo. At sa Roma chapter 6 verse 3, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang kanyang kamatayan ay naging aking kamatayan. At ang kanyang muling pagkabuhay ay naging aking muling pagkabuhay. Noong manampalataya ako sa kanyang kamatayan at walang hanggang katubusan, ang Espiritu Santo ay dumating sa akin. At ang espiritong patay, muling nabuhay. Gaya ng sinasabi sa Roma chapter 6 verse 4, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Tumanggap tayo ng panibagong buhay. Ang ating espiritong patay, muling nabuhay. Ang kautosan ng Espiritu ay pumasok sa atin. Naligtas tayo. Ibig sabihin, ako ay tuluyan ng namatay. Namatay na ako sa kautosan. Ipinako na ako sa krus. Ngayon ay tinanggap ko ang panibagong buhay. Subalit, tumingin ka sa sarili mo ngayon. Kahit na ikaw ay namatay na, nakikita pa rin ang sarili mo. Kaya ano ang dapat nating gawin? Paano natin ito mapapatay? Patay ka na. Tingnan natin sa verse 11. Tingnan natin sa verse 11, chapter 6, verse 11. Basahin natin. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Minsan ay nakakalimutan natin ito. Madalas itong nangyayari. Pinapairal mo ang iyong pagmamataas at lumalabas ang iyong sarili. Kapag may mga masasakit na salitang dumarating sa iyo mula sa mga kapatid, mga katrabaho at mga kaibigan. Kung iniisip mo na hindi ka ganyan, ito ay isang kasinungalingan. Kaya't pinapairal natin ang ating sarili. Kaya ano ang dapat nating gawin? Sasabihin mo bang ito ang ganti ko sa iyo? Hindi. Kailangan nating sundin ang salitang ako'y namamatay araw-araw. Ako'y namamatay araw-araw. Kailangan nating tanggapin na tayo'y namatay na. Kaya sakali mang may mangyaring ganito, isipin natin, patay na ako. Patay na ako.
At magugulat ka na lang kasi mapipigilan mo ang iyong sarili na makipag-away sa kanya. At pagkatapos, ano kaya ang mararamdaman mo? Nagtagumpay ako. Paano ka nagtagumpay? Sa pamamagitan ng krus. Napagtagumpayan mo ito. Ano ba ang krus? Ito ba'y kwintas lamang? Hindi. Ano ba ang krus? Ito ay kamatayan. Kaya sa Colossians chapter 2 verse 15, sinasabi na ang buhay pananampalataya natin ay puno ng pakikipaglaban. At upang magtagumpay sa laban, hindi lang tayo mayroong salita ng Diyos, kundi mayroon din tayong krus bilang sanlata. Tingnan natin sa Colossians chapter 2. Basahin natin sa Colossians chapter 2. Chapter 2, verse 15. Inalasan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan, at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Sa mga awit chapter 18, sapagkat binigkisan ako ng lakas para sa pakikipaglaban. Sinabi ni David, binigkisan ako ng lakas para sa pakikipaglaban. Mayroong lakas. Nasaan ba ang lakas ng mga ligtas na Kristiyano? Wala sa ating pagkatao. Wala sa personalidad. Nasa krus. Na nagtatagumpay sa kanila. Nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan ng krus. Mabubuhay ang Diyos sa akin kung ako'y patay na. Gusto ng makapangyarihang Diyos na mabuhay sa akin. Upang siya'y mabuhay sa akin, kailangan ko munang mamatay. Patay na ako. Kailangan muna nating tanggapin na patay na tayo. Ako'y namatay na. Kung tatanggapin mong ika'y namatay na, kikilos ang Diyos sa iyo at tutulungan kanyang magtagumpay sa iyong sarili. Sa talatang ito, inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan. Ito'y sa pamamagitan ng kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Sa krus na ito, tayo ay palaging mananalo. Palagi tayong mananalo. Kaya, tuwing umaga, sa ating pagising, ay dapat palagi tayong manalangin. Panginoon, tulungan mo po akong magtagumpay sa araw na ito. Tulungan mo po akong magtagumpay sa pamamagitan ng krus. Kung tatanggapin ko at iisipin ang katotohanan na ako ay namatay na sa krus, nakakagulat, nakikilos ang Diyos sa akin. Siya ay kikilos sa pamamagitan ko. Ang Diyos ay naghihintay hanggang sa tanggapin kong patay na ako. Kung sinusubukan kong gumawa sa aking sarili, hindi gagawa ang Diyos sa pamamagitan ko. Mayroon tayong mga brothers and sisters na araw-araw nagpapagal ng mabuti para sa pangangaral ng Ibanghelyo. Sila'y nagsusumika at nagsasakripisyo para ipangaral ang Ibanghelyo. Ano man ang mangyari, sinabi ng Diyos na dapat nating ipangaral ang Ibanghelyo sa mga naliligaw na kaluluwa. Makinig man sila o hindi. May mga taong magaling sa evangelism, di ba? Sa mga kapatid, may mga nagpapahayag na may malaking karunungan at katapangan. Subalit, nagagawa ba nila ito dahil sa kanilang sariling kakayahan? O dahil ba sa mahusay silang magsalita? O dahil ba sa sila ay may mataas na posisyon sa lipunan? Hindi. Diyos ang gumagawa. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Alam natin kung gaano kahalaga ang kaligtasan. At gayon din natin dapat ituring na mahalaga ang kaligtasan ng iba.
Kaya naawa tayo sa mga taong mapupunta sa impyerno. Pinahalagahan natin ang kanilang kaluluwa. Kaya nga, ipinapangaral natin ang ibanghelyo na may puso ni Jesus. Si Jesus ay hindi nahiya nung tinatigan siya ng mga tao habang nakapako sa krus. Sa kaluluwa siya tumingin. Huwag kayong matakot na mapahiya sa harapan ng iba. Pero sa isip natin, oh, ano kaya ang iisipin nila kung sasabihin ko ito? Baka husgahan nila ako. Baka mapahiya ako. Ito ang likas sa atin. Subalit, patay na ako. Kahit na ano pang sabihin ng ibang tao, ang taong ito ay ibinigay sa akin ng Diyos. At pwedeng hindi ko na ulit makita pa ang taong ito. Kaya oo, oo, kailangan ko siyang kausapin. Kailangan ko sa kanyang sabihin ang ibanghelyo. Ganito ang tinig ng Panginoon sa loob ko. Kaya susunod ka ba o susuway sa salita? Patuloy nating napag-aralan ang tungkol sa mapuno ng banal na espiritu, di ba? Ang mapuno ng sarili ay kabaliktaran ng mapuno ng banal na espiritu. Ang puwang sa ating kaluluwa ay dapat na ilaan natin sa banal na espiritu. Upang mapuno ako at makagawa ang Panginoon sa pamamagitan ko. Kaya nga, bagaman ako ay kulang at mahina, ang Panginoon ay gumagawa sa pamamagitan ko. Gaya ng sinabi ko kanina, yung aking kahirapan, yung tao na nagpapahirap sa akin, hindi yan ang krus ko. Kung tayo ay sumasalungat sa kalooban ng Diyos, kung tayo ay hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kung hindi natin niluluwalhati ang Panginoon, at itinataas ang sarili natin, hindi natin pinapasa ng krus pag ganyan. Kaya nga, hindi pagpasa ng krus kung tayo ay namumuhay para sa ating sarili. Kaya nga, huwag hanapin ng sinuman ang kanyang sariling kapakanan upang makapagligtas tayo ng kahit na isa pang kaluluwa. Ano ba ang dapat nating gawin? Dapat tayong mamatay sa kautosan. Pasanin ang ating krus at sumunod kay Jesus. Dapat nating iukit sa ating puso na ang krus ay kamatayan. Namamatay ako araw-araw. Ako ay patay na. At hanggang sa ang kaligtasan ng aking katawan ay may sakatuparan, kailangan nating pasanin sa araw-araw ang krus. Hindi lang isang beses, kundi araw-araw. Ano ang ibig sabihin ng krus na ito? Na kapag ako ay namatay, ang Panginoon ay kikilos sa akin. Kapag ako'y mamatay, kapag pinasan ko ang krus at sumunod sa Panginoon, ilalapit niya ang mga ligaw na kaluluwa. Kung papasinin ko ang krus na may maamo at mapagpakumbabang puso, ang ibanghelyo ay may papangaral sa iba. Sa pamamagitan ng ating iglesia, aktibong na ipapangaral ang ibanghelyo sa buong bansa at sa buong mundo. Sa pamamagitan nino? Ng mga taong isinusuko ang kanilang sarili, mga taong isinusuko ang kanilang sariling interes, mga taong hindi makasarili. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Sa pamamagitan ng mga taong may ganitong puso, ay aktibong na ipapangaral ang ibanghelyo ng kaligtasan. Isinusuko nila ang maginhawang pamumuhay, ang kanilang kasiyahan at kaginhawahan ng katawan na dapat sana ay pwede nilang tamasahin. Siyempre, kailangan nating magpahinga ng komportable para sa ating katawan. Gayunpaman, kapag pinapasa natin ang krus at sumusunod sa Panginoon, kapag nasisiyahan na tayo sa biyaya ng Diyos at hindi nagnanais magtamasa ng labis-labis, ang mga kamangha-manghang bagay ay mangyayari sa pamamagitan natin. Kikilos ang Diyos sa atin. At kapag ang pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon ay nagiging mas lalo pang malapit, siya ay gumagawa ng tulay
na nag-uugnay sa mga tao. Mayroong kwentong ganito. May isang bansa na tinatawag na Finland sa Europa, di ba? May isang mabuting hari sa Finland. Napakahusay ng haring ito sa politika. Nakapagbigay siya ng napakaraming mabubuting bagay sa mga tao na nakatira sa kanyang nasasakupan. Gayunpaman, may isang bagay na wala sa dakilang hari. Wala siyang anak na lalaki. Ang meron lang ay anak na babae, isang prinsesa. Isang prinsesa. Naisip ng haring iyon, sino ang gaya ko na pwedeng pumalit sa akin? Ako ay naghari para sa kapayapaan at kaligtasan ng mga tao. At dahil sa wala siyang anak na lalaki, inihayag niya ang mapapangasawa ng anak kong prinsesa. Siya ang gagawin kong hari kasunod ko. Kaya naman, maraming binata ang gustong magpakasal sa prinsesa. Kaya't sinala ng hari ang lahat sa pamamagitan ng archery, martial arts at maraming iba't ibang pagsubok hanggang sa 10 na lang ang natira. At binigyan ng hari ang 10 lalaki ng huling pagsubok. Sa loob ng 7 araw, sino mang makapagdala ng puno na makapag-uugnay sa lupa at langit, puno na makapag-uugnay sa mga tao sa isa't isa, gagawin ko siyang manugang at magiging sunod na hari ng bansang ito. Gaano ba kalaki ang puno na makapag-uugnay sa langit at lupa, makapag-uugnay sa lahat ng tao? Kaya't humayo ang 10 piling lalaki at naglibot sa bansa upang hanapin ang puno. Makalipas ang ilang linggo, ang isang linggo, ang iba ay nagdala ng puno na kakaiba ang itsura. Ang iba naman, nagdala ng napakataas na puno. Ngunit, isa sa kanila, may isang lalaking nagngangalang John Parrott na ulila. Kahit na ano pang isipin niya, walang puno na kayang abutin ang langit at mag-ugnay sa lahat ng tao. Kaya nagpunta siya sa simbahan at nanalangin, "Diyos, tulungan mo akong matagpuan ang punong iyon at ibibigay ko sa hari upang pamunuan ang bansa. Dahil sa ako ay ipinanganak na ulila, kaya kong pangalagaan ang mga taong nangangailangan dahil alam ko ang kahirapan nila." At habang siya ay nananalangin, biglang may sumagi sa isip niya at tumingin siya sa likod. At may kahoy na krus sa likod ng simbahan. Isang kahoy na krus na nakapako. Nakasabit. Nasabi niya, "Ah, yan yun. Yan ang kahoy na makapag-uugnay sa langit at lupa at makapag-uugnay sa lahat ng tao." Kaya't gumawa siya ng kahoy na krus. Dinala niya ito at ipinaliwanag sa hari. "Hari, mayroon akong takot sa Diyos. Ang Panginoon ay namatay para sa ating mga kasalanan doon sa krus. Siya'y gumawa ng daan patungo sa Diyos. At nag-uugnay sa lahat ng tao. Kung ako ay gagawing manugang at hari, papasanin ko ang krus na iyon at pamamahalaan ang bansang ito ng maayos." Kaya sino sa mga binata ang naging hari? Isang tanong na madaling sagutin, di ba? Yun ay si John Parrott. Siya na nagdala ng krus. Napangasawa niya ang prinsesa at siya ay naging hari. At pinamunuan niya ng mabuti ang bansa. Kaya nga ang krus, ang hugis ng krus. Pataas ay nag-uugnay sa langit. Kaya ang krus, pataas ay nag-uugnay sa langit at pahalang ay nag-uugnay sa mga tao.
Mayroong nagtanong, "Guru, alin ba ang dakilang utos sa kautosan?" At sumagot si Jesus, "Ibigin ninyo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Kaya sa kanila na nagpapasan ng sariling krus, sa kanila na namamatay sa araw-araw, sa kanila na ibinibigay ang sarili sa Panginoon, ang Diyos ay gumagawa sa kanila. Kumikilos ang Diyos sa kanila at nakakagulat sapagkat ang mga nawawalang kaluluwa ay bumabalik sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pagsuko sa sarili. Ganyan ang ating iglesia. Sa mga kapatid na nakikinig ngayon sa mensaheng ito, isang buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang taong ito, di ba? Bakit ba ang bilis ng oras? Nagagawa ba ninyo ng maayos ang inyong resolusyon, plano at mga panalangin sa harapan ng Panginoon? Narinig nyo na ba ang kasabihang 3-day hump? Ibig sabihin, pagkatapos gumawa ng plano sa ikatlong araw, suko na. Dapat nyong baguhin yan. Gawin nating 365-day hump. Ibig sabihin, magplano sa araw-araw ng paulit-ulit. Sa gayon ay siguradong matutupad natin ang mabuting kalooban ng Panginoon. Kaya't ang pasanin ng kanyang krus at sumunod sa akin ay utos ng Panginoon. Ito isang bagay na dapat gawin. Kung ikaw ay talagang isang ligtas na Kristiyano, ang utos na ito ay hindi imposible. Hindi ito magagawa ng mga hindi ligtas, subalit kaya natin. Kaya tumaasa ako na lahat tayo ay magkakaroon ng tagumpay sa araw-araw sa pamamagitan ng krus. Manalangin na po tayo. Aming banal at mahabaging Amang Diyos, salamat po. Dahil sa paghatol at sumpa na dapat naming tanggapin, at dahil sa maraming kasalanan na nagawa namin, pinasan ni Jesus ang malaking krus at nagdanak ng kanyang dugo sa Golgota. Ang kamatayan ni Jesus ay aming kamatayan, at ang muling pagkabuhay ni Jesus ay aming muling pagkabuhay. Tulungan mo po kaming tanggapin sa araw-araw na kami ay namatay na kasama ng Panginoon doon sa krus. Sa araw-araw ay tulungan mo kaming mamatay, pasanin ang aming krus at sumunod sa iyo. Kaya't pakiusap, ang taong 2023 nawa ay maging taon ng kagalakan at kaluwalhatian para sa Diyos, na mas mamunga ng marami ang bawat isa sa pamamagitan ng Iglesia. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus na sa amin ay nagmamahal. Amen.